Alam mo ba, na viral ngayon sa social media ang security guard ng SM dahil sa ginawa niyang kalupitan sa isang tuta. Alam naman natin na ang isa sa pinakamalapit sa puso ng karamihan ay mga aso, kaya nga sila tinawag na man's best friend. Ngunit kahit na napakabait at loyal nila ay marami pa din walang awa na pinagmamalupitan sila. Isa na dito ang security guard na walang awang pinagmalupitan ang inosenteng tuta. Dahil sa tulong na isang netizen ay ibinahagi niya ang walang kaawa-awang pagmamalupit ng sekyu sa tuta. Nakakuha ng libo-libong reaksyon sa social media ang post ng netizen na si Janine Santos. Dito ay ibinahagi niya ang sinapit ng tuta sa kamay ng security guard. Ayon kay Janine, ay itinapon umano ng sekyu ang tuta mula sa footbridge ng SM North EDSA na alaga daw ng mga batang tambay sa nasabing footbridge. Dagdag pa niya, nadinig daw ang pagbagsak ng tuta sa kalsada dahil sa lakas ng pagkakahagis dito. May isang concerned citizen naman ang lumapit sa sekyu, pero sinabi lang nito na wala siyang pakialam sa nangyari. May ilang concerned citizen naman ang tumulong na dalhin sa veterinaryo ang kawawang tuta, pero dahil sa lakas ng impact ng pagkakabagsak nito ay idineklara ng doktor na dead on arrival na ito dahil sa matinding pinsala sa utak. Ayon naman sa ilang saksi, na pinapaalis daw ng security guard ang mga batang tambay sa footbridge, ngunit nang hindi ito sumunod sa kanya ay kinuha niya ang kawawang tuta at biglang itinapon sa napakataas na footbridge. Madaming netizen naman ngayon ang nananawagan dahil sa sinapit ng tuta, hiling nila ang hustisya para dito. Magsasampa naman daw ng kaso ang animal rights group sa nasabing sekyu dahil sa pagpatay nito sa tuta. Ayon sa Animal Welfare Act of 1995 o RA 8485 ay pwedeng makulong ang sinumang napatunayang nagmamalupit laban sa mga hayop. Samantala, Joey De Leon may matinding banat na naman sa Eat Bulaga ng GMA at mga halos-hos. Habang live at naka-on-air ang EAT ng show nila sa TV5 ay bigla na namang bomb-anat ang Henyo Master. Matapos ng kanyang banat, maraming netizens naman ang bumatikos sa kanya, hanggang ngayon daw ay hindi pa rin daw ito makamove on sa nangyari. Sadyang toxic pa din daw ang lumalabas sa bibig nito kahit na may bago na silang palabas sa TV5 at nangunguna sa ratings. Sabi naman ng ilang netizen na ang tanda na daw nito pero parang bata na laging nagpapatama, feeling lagi siya ang tama. Hindi naman misisi ng iba si Joey dahil para sa kaalaman ng lahat ay siya ang nakaisip ng pangalang Eat Bulaga, pero inaangkin naman ito ng mga halos-hos. Kaya naman hindi na naman napigilan ni Joey na bomb-anat at sinabihang ang Eat Bulaga ng GMA 7 ay peke umano. Dagdag pa niya na kung sila daw ang legit the barkads ay kabaligtaran daw umano ito ng peke. Paliwanag niya na kung babaligtarin daw ang legit ay tigil. Kaya ang par-inig niya ang tigil na kayo. Ang word twisting ni Joey ay hindi naman nabago pero madaming bumatikos sa kanya ng dahil dito. Napapabalita pang magwawakas na ang Eat Bulaga, kaya naman siguro bomb-anat siya ng tigil na kayo. Ayon naman sa abogado ng mga halos-hos na hindi daw totoo ang balitang ito. Wala daw katotohanan na magtatapos na ang Eat Bulaga. Bago ito ay nabash na din si Joey dahil sa banat niya kay Vice Ganda. Dahil ito sa opening entrance ni Vice Ganda sa It's Showtime sa GTV, dahil nga bongga ang entrada ni Vice dahil gumamit pa ito ng helicopter patungong GMA 7 rooftop. Pagbaba naman niya ng helicopter ay nag-elevator naman siya. Matapos nito ay nag-post si Joey sa kanyang social media account ng picture kasama ang legit na barkad sa elevator ng TV5. Hindi man daw ganun kalaki ang studio nila sa TV5 pero matindi naman daw ang pag-welcome sa kanila ng mga tao. Umabot daw ito ng 1,000 floors at lagpas helicopter.